Magandang araw sa inyo mga kabayan, naririnig na naman ako at ako'y may papakita na naman sa inyo isang masarap na lutaw. Aray paborito ng marami ay panurinig niyo hanggang dulaw. Yan mga kabayan, ako'y umorder na yung 4 na kilong liyempo. Hindi yung sa aking kumparin si Daddy Alvin Katapang. Nakita nyo, magayayan lamang yan. Yan ho yung aking inilive. Yan yung aking kinalderita nung isang araw na napanood ninyo. Yung mga hindi ho nakapanood, ay nadudun ho sa aking mga videos. Yan mga kabayan, ito yung hihiwag-hiwagin lang papagayan. At yung mga balat na yan, yan ay aking luluto. Ay, na aking pupupurin iyan. Pero yan lang naman mga kabayan, pansarilay. Kaya yan ay hindi pang-commercial na talagang yung pagka pinalutong ay talagang lutong na lutong. Eh, ang gusto ko ay medyo medyo may kunat ng karikate at kung sa gayon ni hindi nawawala ang lasa. Lalo't liyempo yan, gusto ko may kasamang karikit na laman mga kabayan. Kaya yan sakto lang ang pagkakalutong mga kabayan. Ayaw ko nang talagang sobrang lutong. Yung mga nabibili, yun ang may mga imported, yung mga balat ng baboy sa ibang bansa pa nang gagaling yun. Kaya mura din. Isa pa'y mas makakapal ang taba nung kaya mahigpit ang lutong ng mga pupor na gayon yung mga nabibili. Eh, mahal din naman na eh. Kaya pagka gusto kong makatikim ng karikete, paminsan-minsan lang naman. At talaga tunay naman nakakataso yung nandugaw ay tunay naman. Pero napakasarap din nga lang, hindi ko rin maiwasan pagkaminsan. Yan, ating ginagayit na ng papagayaan, mga kabayan. At nang sa gayon ay talagang ating makita ko paano ko pinaprepare yan, yung aking karikit na pupuna. Yan, may konti lang, sarili lang, tulad ng sinabi ko. Yan, may mga, yung kita ninyo, may mga karikit na laman na naiwan sa balat. Ay napakadibiso ng balat niyang yung salyempo. Kaya yan, hindi rin ito naglululutong, hindi rin ito nagbububusa. Para, pero ang importante yung lasa naman ako. Subukan ho ninyong gumawa niya. At talaga namang, alam nyo ga, para sa akin, ang pinakamalasang parte ng karning baboy ay yung liyempo. Talaga namang panalo. Kaya yung liyempong aking kinaldereta, yung pinakalaman niya, ay nako, ay pagsasarap ho mga kabayan. Talaga namang agawan ay, di na yung birthday ng aking anak. Kaya siyempre, hugasan natin ng papagayan na malinis. Yung ating yan, kita nyo yung lamang yan. Maipakita ko lang sa inyo. Yan ho yung aking ginayat-gayat day na ginawa kong kalderita noong isang araw para lang may idea kayo. Napakalasa ho niyang kalderitahin. Pero malimit, ang kinakalderita ko talaga yung mga binakbakan, yung mga spareribs dahil mura-mura ng karikit. Eh, kamahal din naman niya limpo. Ayan, paminsan-minsan. Yan mga kabayan, ngayon hugas na yan. Titimplahan natin yung konting natin yon pupupurin. Lagyan ko ng mga kulang-kulang na sangkutsaritang asin, pampaalat di yan. Mapatabang na, wag lang mapaalat. Dahil ako, napagka napaalat, kahit may sawsawang suka, ay nako eh. Na-overpower ho ang lasa ng liyempo. Tapos syempre, yan, madami akong maglagay ng paminta. Mga kulang-kulang isang kutsarita din, yan, tulad na nakikita ninyo. At saka pag sa mga gayang pupurin, yan, mga chicharon eh, mga kabayan, mga litsyong kawali, ewa, ay huwag nyo hindi lalagyan ng karikit na bitsyen at tunay na mawala, kasarap-sarap din. At talaga namang nakaw, ay pagsalinam na, pagkadi yan sa mga chicharon eh. At naman halos lahat na nabibili yung mga pupor, di yan, mga binibinta at mga pa-order, nakaw, hindi humawawalaan at tunay na hindi mo rin alam kung gano'ng karaming nakalagay. Basta pag ako naman, hindi yung tinikmang ko, ayos na. Ayos na ang lasa kahit di pa lutaw. Ngayon, siyempre, aking iseset na sin muna yan. Ito ni ating, parang kung sa gayon, mababad muna dun sa ating panimplang yan. Pwede kong ilagay muna yan ang karikit sa loob ng frigider. Ngayon, pagkatapos ho ng siguro na napasuko sa frigider ng mga 4 na oras, yan, dahil maaga ko yung ginawa, ngayon itatanghalianin namin yan ay, siguro, mapulutan dahil pagdating ng gabay. Yan na, yan ang aking wok. Yan ay ating munang para ito sikreto para hindi nagdidikit ang wok. Painitin nyo munang maiging papagayan, tapos sasapawan ninyo ng mantika, yung malamig pa. Yan, tapos aalisin ninyo. Yan ho, hindi nadidikit di yan. Yan, kita ninyo ga, walang padikit-dikit. Mantala, pag mga ordinaryong kawali ang iyong pinaganuhan, paglapat dun sa surface, nako, dikit taga. Kita nyo kaya mga kabayan.
Kaya talaga aking magic book na ipanalo. Kita niyo ba yan? Wala makadikit-dikit. Yan lang akong pagpupupor, medyo matrabahaw. Talagang dapat mahaba ang pasensya ninyo sa paghahalo at dapat matibay-tibay din ang mga braso. Dahil talaga kung ano walang tigil halos ang paghahalo di yan. Yan ipapapagmantikain natin sa sarili niyang mantika. Pero yan may pangkaon din na tinatawag. Yan sinasapawan din natin ng karikate na mantika para makaon yung pinakamantika niya mismong mga balat ng limpong yan. Kita nyo mga kabahay pandalas Habang ginagawa ko, gusto kong batiin ito si kabayang Ricky Gonzalez, si Ricky Boy ng Playa La Iya. Lagi nanunod. Salamat sa iyo, kabayan, ha? Kabayan! Yan, kita nyo ba ganyan mga kabayan, yung ating pupor na yan. Ayan, yung mahaba-haba ding oras ang paghahalo ko di yan. Kulang-kulang ding isang oras yan, mga kabayan, bago dumating diya sa itsurang yan. Kaya talagang kung kayo mapapaisip magpupor, ay may nabibilay. Pero kung talagang gusto kayo magmamasarap tulad ko, ay talagang ang gusto kong gawin ng gayaan, ay yung balat ho ng limpo. Talagang bukod sa napakalasa, ayan, talagang gusto ko may karikit din kunat, hindi ko yung talagang, hindi sa'yo nakakasakit din ho ng gilagid. Pag sobrang lutong kayo yung nakakaranas ng gayaan, may sa'yo pagdaplos lang kagat mo, tama sa gilagid mo, ayan, tigas naman dahil sobrang lutong, ay tako. Nakakasugat. Ayan, ang kabayan. Yan naman yung pwede palutungin pa kung gugustuhin ko. Pero yan aking set aside din ng karikit mamaya na kaunti. Para naman hindi naman makunat. Dahil pag hinango ko sa unang sa salang na gayaan, makunat-kunat talaga. Yan, mga kabayan, sana kayo nanonood ng tuga din sa aking yan. Padaling yan, mga kabayan. Upor ni San Boyet, huwag nyo nga hanapin din yung inyong karaniwang nakikita na order na sa sobrang lulutong dahil tulad nga sinabi ko, di kanya-kanya ang gusto. Ayang gusto ko yung medyo may ligat at may kunat na karikit Malutong-lutong yung balat pero yung laman ni yung tabang yun yung gusto ko yun. Nawawala huwala sa minsan mga kabayan pag sobrang lutong. Yan, kaya hindi ko masyadong pinalulutong yan. Yan mga kabayan, yung unang salang, yung aking pahangilan lang at aking palalamigin ng karikit. Tapos akala ang ulit isasapaw diyan sa mantika. Pagka gusto kong malutong-lutong ng karikit, yan, kabayan. Tanin nyo bagayaan. Salamat po sa inyo panunod din, kabayan. Tarikaret, simple-simple naman luto na rin. Talagang mabahaba din ang patience. Siyempre naman, maghalo na maghalo. Ito na yun na mamingat. Ay. Kita nyo bagay. Kita nyo malaki-laki pa ang gayat niya. Kita nyo ganun natira. Halos kalhati na laang. Ayan mga kabayan. Pero maganda rin at tanaw, nawawala yung cholesterol niyan. Kumakanas yung pinakataba. Nababawasan ng kumagay less guilt mga kabayan. Gagilaan natin ang karikidan. Tumulo yung mantika. At yan i-set aside din natin ng mga ilang oras din. At para lumamig siya. Pwedeng pahanginan. Yung iba, ang ginagawa ay sinusuot sa frigidaire. Minsan, iba yung sinusuot pa sa freezer para pagka sinapahuli sa talagang malutong at busang-busa. Ay, di, kanya-kanya nga akong gusto. Lalo ho yung mga pantinda, yung kumumpang commercial. Yan, after mga 2 hours ho yan, ako yung nagpainit ulit niyang mantika. At yan, pag naluto ay pwede ng isa lang sa hayin, sa tanghalian na. Yan, sa gabay, pag may natira, hindi, puluta. Kita nyo magay mga kabayan. Biglapan din naman ng karikit. Medyo na may busa rin naman ng konti. Tulad na sinasabi ko, ayaw ko lang talaga ng sobrang siyang-siya lang ang tigas ng lutong. Ay, naku, kasarap ho ng lasa niyan. Pagka ho yung mga limpo, yung mga balat ng limpo, yung limpo ang gagawin ninyong pupor ay panalo, mga kabayan. Kabayan dyan, Jerry TV from Chowking na Karyedo sa Quiapo. Salamat sa iyong papanunod, pag-subscribe, kabayan. Pati sa iyong mga kasama diyan sa Chowking, diyan sa Quiapo. Si Boss Kabayan Jerry Camid, Clyde Kabilin, Shea Santos, Jem Kamain, Jessa Marchales, at Ryan Rehuso at Janelle Mera Puentes na mga taga-Chowking Karyedo sa Quiapo. Salamat sa inyo panonood mga kabayan. Aray, simple-simple, kayang-kaya din ninyong gawin na rin, garnay. Yan lang, para naman. Basta yung kalderita na yung laman niyan ang talagang kinalderita ko, panalong-panalang mga kabayan.
Sana po'y naibigan nyo yung aking sistema na yan, ang pupupupuri. Sigun sa gusto naman talaga natin yan. Eh, siyempre, kami naman ang kakain yan. Eh, di kung anong gustong sistema. Maraming salamat po sa inyo, mga kabayan. Yung po mga hindi ko nare-replyan ng comment lately, ay talagang pasisya na at talaga lang hindi na masapa rin nga ang comments. Pero salamat po sa inyo mga pagko-comment, kaya misi hina-heart ko na lang at talagang ano, hindi ko magawang ano, mag-reply na. Salamat po mga kabayan!